critical illness benefit. That's the reason why, aside sa critical illness, marami pa kayong makikita ang mga benefits later on. Okay, so this is a short-term plan, no? Ibig sabihin, nire-renew po ito every year. But good thing about Kaiser Trumax is napakababa ng premium niya, lalo na pag hindi ka pa umaabot sa edad na ano, risky tayo. Ayan. So, first of all, sino ba si Kaiser? No? Kaiser is a duly accredited HMO in the Department of Health. At the same time, the company is likewise registered under Securities Exchange Commission dated June 8, 2004 with an authorized capital stock of 160 million. So, as you can see, guys, we really need a capital stock of minimum 100 million. Pero si Kaiser, no, above the minimum requirement yung nilabas niyang capital stock. And likewise, it is also registered under Insurance Commission with a license number HMU 201704-R. And its medical director, Dr. Alea Uyolo, is an active officer of FAMOC. So, ibig sabihin po, no, that is a Philippine Association of Health Maintenance Organization Companies. That is group of HMO. Diba? So masasabi talaga natin the company is really stable and nakikita naman natin no, it is really regulated by the governing bodies dito sa ating bansa. So makakasigurado talaga tayo sa credibility ng Kaiser. And Kaiser's benefit clients have access to more than, no? Right now, more than 2,000 hospitals and clinics and diagnostic facilities na po tayo. As well as 10,000 yung accredited doctors natin nationwide. Diba? Napaka-amazing si Kaiser. Ako personally, I have experience na po sa Kaiser sa almost 5 years ko dito no, sa aking Kaiser plan. Marami na akong nagamit ng mga benefits sa Kaiser. And thankful na lang ako sa Lord na hindi pa talaga ako na hospitalized no, because yun yung benefit na ayaw ko din gamitin. But so far, other benefits ng Kaiser ay nagagamit ko na po siya. Like APE, the dental networks, ayan. Yan yung gamit na gamit natin. So to attend your immediate healthcare services, meron po tayong call center ang Kaiser, customer care center, and liaison officer assistance pag mga emergency purposes. So yan yung mga 24/7 natin na mga nag-a-assist po sa atin. Ayan. So, the services offered by Kaiser Trumax. Ito, ano ba yung meron sa Kaiser Trumax? So, masasabi ko na very nice talaga, napaka-ideal talaga itong Kaiser plan natin because Kaiser Trumax has a preventive healthcare na later on i-explain ko in detail. Meron din siyang inpatient care. So, inpatient care, ibig sabihin yung kung kailangan mo pong magpa-admit, no? Kailangan mo magstay sa hospital, meron siyang ganun. Meron din siyang outpatient care. Yung outpatient care na tinatawag natin, yun yung hindi mo kailangan magpa-admit. Yun yung magpapakonsulta ka lang, magpapa-check up, and then after that one, aalis ka na sa clinic or hospital. Yan yung outpatient, lalabas ka din. And emergency care, kung kailangan na kailangan natin yung servisyo ng Kaiser. So, meron din siyang kasamang life insurance at saka critical illness benefit. So, napakaganda because alam niyo naman, ang umuubos talaga sa savings natin, pati sa income natin, is yung mga critical illness. And guys, mind you, no, the current lifestyle we have right now, the lifestyle we have, yung kinakain natin, yung sleeping patterns natin, di ba? The radiation. So, very prone talaga tayo sa mga ganitong sakit. So, if I were you, no, maganda yung prepared talaga tayo, lalo na sa mga critical illnesses. And based on the survey, yung critical illness natin dito sa bansa ay bumabata ng bumabata yung mga tinatarget nila. Diba? Hindi lang matatanda. Kasi usually, yung matatanda lang yung nakaka-experience ng critical illness eh. But because of the current lifestyle we have right now, grabe yung kinakain natin mamantika, ano? Sugar, ayan, mga carbs natin. Yun, prone talaga tayo sa mga ganitong critical illness. Okay, so first of all, one of the services offered by Kaiser Trumax is the preventive care. So ano ba yung preventive care? Ibig sabihin po, no? So the preventive care find potential health problems before it starts. So before pa magsisimula yung sakit, pine-prevent na ito, di ba? Prevention is better than cure. So that's the reason why we have annual physical examinations, no?
So, ano bang meron sa annual physical examination? Ibig sabihin, we have a general physical exam, yung buong katawan talaga natin, complete blood count, ayan, urinalysis, fecalysis, no, sa dumi tsaka ihi natin, chest x-ray, electrocardiogram, or yung tinatawag natin na ECG, for adults age 35 and above, at tsaka pap smear po sa mga kababaihan. And periodic monitoring of health problems, meron din tayong ganyan to prevent, no? Health education and counseling on diet and exercise. So kung gusto mo malaman, no, ano ba yung best na diet sa'yo, hindi yung pwedeng diet ka lang ng diet, pero dapat yung effective din yung ginagawa mo, no? So iba-iba kasi yung katawan natin. Health habits at saka family planning counseling. Diba? So grabe yung binibigay sa atin ni Kaiser Trumax na preventive care. And then meron din tayong tinatawag na services like inpatient care. So ito yung sinabi ko sa inyo kanina, inpatient is ibig sabihin kung kailangan mo magpa-admit, 'di ba? So kung magpapa-admit tayo, meron po tayong room and board. So yung hospital room natin, depende yan sa kinuha nating plan, no? Operating room at saka recovery room. That is also based sa ating MBL. So, administered medicines, x-ray, and laboratories examination. So, what is MBL? Ibig sabihin, that is the maximum amount payable. So, yan yung budget sa'yo. Kada sakit. So, that is per illness, ha. Hindi tayo malilito. Kasi dito sa short term natin, per illness ito. Doon sa long term natin na 7 years, per year yung MBL natin. So, kailangan mo siyang maubos or yung budget mo lang is within 1 year. Lahat ng sakit na yon. Pero itong short term, like Kaiser Trumax, kada sakit. So example, no, lagnat, 60,000, ubo, 60,000, dengue, 60,000. So yan, per sakit yung budget sa'yo. Okay? Inclusive of conditions, diagnostics, procedures, and hospitalization. So yan yung mga kasama sa kanya. And meron din tayong professional fees, no? According din sa kinuha nating Kaiser rate. So, syempre, iban din naman yung bayad sa mga professional fees natin. Like sa binabayaran natin yung attending physicians, lalo na kung accredited ba yan ng Kaiser or hindi. So, maganda yung accredited para subject na rin siya sa ating MBL. So, surgeons, no? Yung attended na, yung surgeon na gumawa sa'yo. Ibig sabihin, yung nag-attend sa'yo na surgeon anesthesiologist, ayan. And then medicines for inpatient use. So kung nagpa-admit ka, may ginamit na medisina, kasama yan sa ating MBL. Intravenous fluids, then transfusion of fresh whole blood. So ginamit natin ng mga dugo, no? ICU confinements, dialysis, chemotherapy, and radiotherapy. So that is subject to what is your maximum benefit limit. So, meron din tayong mga kasamang medical procedures like laparoscopic surgery, no? Lithotripsy, angiography, yan. Myelogram, electromyography, and 24-hour Holter monitoring, 2D echo. So, yan. Medyo familiar sa akin yung iba dito. It's because kailangan namin itong undergo, no? Lalo na pag mag-pending kami sa aming mga medical. Like, for example, yan 2D echo, no? And yung iba dyan, meron na tayong budget dyan, hindi na sa MBL. So that's 5,000 pesos. Alright, so you can take a screenshot, no, para at least aware kayo. So other medical procedures na kasama po, no, orthopedic arthroscopy, endoscopy, no, adrenocortical function, and then plasma urinary cortisol, and then mammography, no, sa mga kababaihan naman yan. So nomomogram, yan. 5,000 din yung budget natin dyan. And then other medical procedures, meron tayong mga laboratory, and then anti-nuclear antibody, no? New modalities or diagnostic and treatment procedures for conditions with established etiologies and its use only as alternative to the conventional methods. And then radioactive iodine therapy, genetic immunologic studies, yan, meron yang budget for that. So, those are for inpatient, guys. Kung kailangan mo siyang i-admit yung patient or ikaw kailangan mo ma-admit at kailangan mong dumaan sa mga ganong procedure,
meron tayong specific budget for that. So the higher the plan, the higher din yung budget para sa iyo. And aside sa inpatient, meron tayong outpatient. So itong outpatient care natin, ito yung sabi ko sa inyo na hindi niyo na kailangan magpa-hospitalize or magpa-admit. So kahit lumabas kayo sa hospital, meron tayong coverage dyan, no? In the event that the member suffers illness or injury not requiring, ito yun, no? Hindi required na ma-confine ka sa hospital, Kaiser shall provide referral to specialist, regular consultations and treatment. At the same time, meron ka rin laboratory, x-ray, and other diagnostic examinations. Treatment of minor injuries and surgery not requiring confinement is covered din ng ating outpatient. At saka yung EENT natin or eye, ear, nose, throat treatment. So, covered yan sa ating mga outpatient. And we also have this emergency care. So, emergency care, tinatawag natin yan, no? Hospital with direct payment facility. So, kung kailangan na kailangan talaga natin, no? The following benefit shall be accorded to the member during an emergency case who is in critical condition caused by an illness or injury. So kung kailangan talaga na i-treat ka agad, we have the physician services and medicines utilized during the treatment for immediate relief, no? So cast, dressings, at saka sutures, no? Oxygen and intravenous fluids, x-ray, laboratory, and other diagnostic examination directly related to the emergency management of the patient. So, kailangan na kailangan talaga to ng pasyente because of tawag dyan 50-50 na ba or kailangan talaga attended. So, meron tayo kaagad na services para sa kanya. So para naman sa mga walang accredited na hospital, paano Sir Dave dito sa province namin walang accredited sa Kaiser? Tinignan ko sa website, wala pong accredited. Okay lang po, no? Because Kaiser will reimburse 80% of the total hospital bills inclusive of professional fees based on the Kaiser accredited units. Pero sa mga area where there are no accredited hospital, that is reimbursable 100%, no? So yun yung kagandahan sa kanya. Pag walang accredited hospital sa inyo, so 100% yung reimbursement diyan. Pero pag hindi accredited yung hospital na pinuntahan ninyo, no? So hindi accredited, ibig sabihin meron namang accredited pero yun talaga yung pinili mo. So 80% yun siya. Pero pag wala talagang accredited hospital na available, 100%. So yan yung pagkakaintindi natin dito. Alright? So, PhilHealth. So, Sir Dave, meron akong PhilHealth. Kailangan ko pa ba niyan? Of course, kasi hindi mo pwedeng iasa lahat sa government, especially sa status ng PhilHealth natin ngayon, no? So, hindi lahat ng sakit covered ng PhilHealth. Hindi din lahat ng bills babayaran ng PhilHealth. That's the reason why your PhilHealth benefit is integrated with Kaiser. Dapat partner yan sila dalawa. Hindi sila magkalaban, no? Like for me, I also have my PhilHealth, I also have my Kaiser. Because ang mangyayari dyan, kakaltasan muna siya ng PhilHealth, no? Yung bill natin. So once admitted, you will be advised to file your PhilHealth reimbursement form. So babayaran muna ng PhilHealth yung amount, the PhilHealth reimbursement due shall be deducted from the total hospital bills. Tapos yung remaining naman, yun na yung ika-cover ng ating mga HMO or like Kaiser. Alright, so I hope that is clear. So Kaiser member, paano Sir Dave kung wala akong PhilHealth? No, ikaw yung magsha-shoulder sa part ng PhilHealth. Alright, so ibig sabihin, yung part na babayaran sana ng PhilHealth provider, eh hindi ka kumuha ng PhilHealth o hindi ka nag-renew, ikaw yung magsha-shoulder. So kailangan mo munang mag-shell out ng pera bago ika-cover ng HMO. So nasa batas po natin ito, no, na dapat meron talaga tayong ganito. It's either meron kang PhilHealth or kung wala kang PhilHealth, ikaw muna magka-covered bago papasok sa eksena si HMO. So yan, lagi ko yung ine-explain sa aking mga member, no? Kailangan talaga nating mag-shell out pag wala tayong PhilHealth. Alright, so eligibility, Sir Dave, pwede ba akong kumuha niyan? Sino pong pwedeng kunan ko? Pwede ba yung anak ko? Yo? So, the principal member, no, na pwede mong i-cover dito is 18 years old to age 55 years old. So, ibig pong sabihin, if you have a son of or
daughter na 18 years old, pwede na sila dito sa Trumax. Ayan. And if you are 56 years old and above, hindi ka na pwede sa Trumax. So until age 55 lang siya. Pero pag nakahabol ka sa age 55, pwede mong i-renew. Pwede ka pang kumuha, no? Next year, pwede ka mag-renew kasi naka-start ka na eh. Until age 64. Diba? Napaka-amazing kasi sa mga 60 plus, medyo expensive na. Because ang sa kanila is senior care na. No? So aside from that, all pre-existing, no? Ito na yung mga disclaimer na dapat natin alamin, no? All pre-existing conditions shall be deemed covered by Kaiser only after the lapse of 1 year. So dapat nakapag 1 year ka muna sa Kaiser Trumax mo bago ika-covered yung mga pre-existing mong sakit, 'di ba? So dahil short term ito, dapat nakapag-renew ka muna ng another 1 year. So, yung mga sakit na meron ka na, yung asthma mo, no? Or yung diabetes mo, ayan. Ika-covered na yan pag nakapag-renew ka na for another year. So, continuous membership of the member concerned. So, dapat continuous yun ha. Naka-renew ka for the next year. Provided that the applicable benefit shall not exceed the maximum amount per pre-existing condition. So, ganun pa din guys, meron pa rin tayong limit. No? Those illnesses or injuries or any adverse medical conditions present prior to and within the first 12 months from the effective date of coverage. So, yun yung meaning ng pre-existing. No? So, ito, dinefine na niya. Ibig sabihin, mga injury or mga sakit, no, or illnesses, sicknesses within the first 12 months that is considered pre-existing. All right? So those illnesses or injuries or any adverse medical condition present prior to and within the first 12 months from the effective date of coverage. The member was aware or should reasonably have been aware of the signs and symptoms of such illness, injury, or medical conditions. So the pathogenesis or onset of such illness, injury, or adverse medical condition has started during the contestability period for membership. All right, so basically guys, ang minimin lang talaga dito is after 1 year, covered na ang mga pre-existing illnesses. So yun yung mga pre-existing conditions natin. So ano yung mga pre-existing illnesses ba na sinasabi mo, Sir Dave? So yun yung mga ganito, no? May ganito ka na bang sakit ngayon? So yan, ibig sabihin meron ka ng pre-existing illness. Prostate disorders, no? Hypertension, goiter, ano pa ba itong mga sakit na to? Yung iba, hindi na ako familiar dito, no? So, ikaw, alam mo na yan kung pre-existing mo yan. Tuberculosis, no? TB, varicose veins, yan, mga asthma, bronchial asthma natin. Ulcer, yan, hemorrhoids, no? Gallbladder stones, yan, arthritis. So, mga ulcer. Okay? So, yan yung mga example ng mga pre-existing illnesses. Basta mga sakit na nasa katawan mo na. No? Yan yung in short ng mga pre-existing illnesses. Alright? So, Kaiser Trumax, no? Bakit napakaganda ng Kaiser Trumax? Kasi this is the only healthcare na lumalaki ang budget or merong nakalaang budget pag critical illness yung diagnosis sa'yo. Okay? So, ibig sabihin, ito yung mga sakit na napakamahal. Diyos ko, mauubos yung pera natin dito kaagad pag ito yung dumapo sa atin or mangyari sa atin. Like cancer, heart attack, no? Stroke is 1.7 million, cancer is 1.8 million, heart attack is 950,000. Dapat yung budget mo pag maka-experience ka ng ganyan because it includes the diagnosis, the treatment at saka yung rehabilitation, no, yung mga post-treatment procedure mo. And of course, hindi naman agad-agad magiging okay ka. So that's 5 to 10 years rehabilitation or paggagaling, di ba? So that's the reason why kung wala tayong ganitong amount or nakaasa ka lang sa Kaiser Ultimate Health Builder mo, no, yung Kaiser 3-in-1 natin, do you think 1.8 million yung budget mo sa'yo? No? Magkano lang ba yung K45? 50,000 in 1 year? No, so hindi yun siya pwede. Kulang na kulang yun because that is designed for long term.
that is not designed for immediate use kaagad. Lalo na pag mayroong diagnosis sa'yo on the first 7 years, hindi ka talaga ika-covered nun. No? Lalo na pag pre-existing yun. So that's the reason why, that's my point. This is a supplement. Hindi to siya kalaban ng Kaiser 3-in-1 natin. But bagkos, ito yung makakapagdagdag sa mga kakulangan ng ating Kaiser 3-in-1. Kaiser 3-in-1 is good because meron kang investment doon, but the question is, what if nga machambahan tayo sa mga ganitong sakit? And these are the common illnesses na umuubos ng pera natin. Diba? So, ayaw man natin, but again, it's better to be prepared than maghihingi tayo ng tulong, no, sa ating government, pipila tayo sa gobyerno, PCSO, or anything na ginagawa ngayon ng mga tao, no, sa Facebook, magpo-post sa Facebook, no, mga GCash or bank accounts. Ayan, kasi we can prevent it. 'Di ba? We can be prepared for it. So ibig sabihin, kailangan lang talaga natin siyang paghandaan. So getting any critical illness can easily deplete, no? Nauubos yung life savings mo and will really bury you in debts. So lagi ko tong kinikwento sa inyo, 'di ba? Napakarami kong kilala, napakayaman nila, kahit mga artista 'yan, no? Pero pag once na tsambahan talaga tayo, 'di ba? Mauubos at mauubos talaga yung pera natin kahit gaano ta kayaman, mawi-withdraw lang din yung mga shares natin sa mutual funds, no? Yung income natin sa IMG, mauubos din yan pag wala tayong ganitong coverage. So napakaganda na hindi natin maipasa yung burden sa family natin, di ba? So lalo na ngayon, if meron naman tayong sapat, no, na extra income para paghandaan ito, maganda na i-consider natin itong Trumax ng Kaiser. Ayan. So, Kaiser and True. So, ibig sabihin, this is a combination kasi ng dalawang kumpanya, no? The Kaiser Healthcare and then the True Insurance. Kaya siya Kaiser Trumax. So, Kaiser Trumax will give you, no, up to 1 million extra cash if you are diagnosed with cancer, heart attack, at saka stroke. Diba? Plus, your loved ones will get as much as 1 million din in the event of untimely death. Ibig sabihin, guys, may budget ka pa sa critical illness, and then pag yung nangyari sa plan holder ay namatay din, no? Meron pang extra 1 million pa. 'Di ba? Napaka helpful, as hindi, wala nang iisipin pa yung family at the same time. Ito naman talaga yung tinuturo sa atin ng IMG, no? The what ifs of life natin. What if I die too soon, or what if I live too long? What if I get sick? No, lahat ng yan dapat meron tayong mga solusyon. So, what if I get sick and diagnosed with critical illness? Meron tayong 1 million budget, no? Either it's cancer, heart attack, or stroke. Kasi yan yung top 3 talaga na critical illness. And then, what if, no, hindi nakasurvive, merong 1 million yung family. Aside sa kinavered nila na critical illness. Diba? So, that's the reason why pangit mang isipin, no? Pero sa panahon ngayon na nakikita na nga natin sa Facebook pa lang, no? Napakadaming tao na they passed away. Pero ang tanong, may naiwan ba sila sa family nila? Or nung nag-passed away sila, mas lumugmok yung family nila. 'Di ba? Nakikita niyo naman 'yan, no, na mga black yung profile pic or kandila yung mga profile pic. So naawa tayo sa mga ganyan, kaya nga tayo nagko-condolence, no. We are giving our sympathy not just for the family, 'di ba? Not just for the person who passed away, but also sa family na naiwan, kasi yun talaga yung napaka-importante na makasurvive din sila kahit wala na yung breadwinner or yung source of income. So if I were you guys, this is something worth to consider. Itong Kaiser Trumax, no? In my personal opinion, pinag-aralan ko talaga to siya before din ako kumuha sa sarili ko. And actually, before pa talaga merong Kaiser Trumax yung IMG, I'm planning to get critical illness na sa ibang company. Kasi wala pang critical illness yung IMG benefit na meron tayo. So thankful talaga ako na dumating ito.
because hindi na ako napunta sa agent, no? Pwede na ako maging agent sa sarili ko. Pwede kasi tayo, no, kumuha tayo under our own name. Ayan. So pwede ikaw maging agent sa sarili mo, so ang commission babalik lang din sa iyo, 'di ba? So ito po yung mga plan sa Kaiser Trumax. Meron siyang mga riders. So ang riders na tinatawag natin, yun yung critical illness tsaka yung life insurance benefit. So kung gusto mo na 100,000 ang budget sa critical illness mo, doon ka sa Kaiser Trumax 100. Ayan. Kung gusto mo 300,000 yung budget sa critical illness mo tsaka life insurance, doon ka sa Kaiser 300. Meron din tayong Kaiser 500, Kaiser Trumax 750 at Kaiser Trumax 1,000. So yung Kaiser Trumax 1,000, yun yung pinakamalaki because total nun is 2 million, because 1 million sa critical illness and then 1 million sa life protection. Okay? So napakaganda kasi marami kang choices. That is also according to your budget. Okay? So punta muna tayo sa mga frequently asked questions. Ito yung mga tanong ngayon sa mga utak natin. So, who may avail of Kaiser Trumax? Sinong pwedeng kumuha ng Kaiser Trumax? So, those age 18 to 55 may apply for Kaiser Trumax. Once approved, the plan is renewable up to age 64. So, yun yung sinasabi ko, no, na this is a yearly renewable plan. Hindi to siya 7 years to pay or 5 years to pay. As long as gusto mong mag-renew, covered ka lagi dito. What type of critical illness is covered by the Kaiser Trumax? So, the product covers heart attack, cancer, or stroke. So, ito yung top 3 critical illness, no, based sa survey na laging tumatama sa mga tao. And then, will I be covered from day 1 of policy issuance? Once ma-release na yung policy ko online, covered ba kaagad ako? For the life insurance, yes, coverage is from day 1. For the critical illness benefit, there is a waiting period of 6 months from the effective date, no? Or the renewal date, kung nag-renew ka for the next year, hintay ka ulit ng 6 months of the policy. Again, guys, meron tayong 6 months, no, na tawag dyan, waiting period bago nila i-cover yung critical illness benefit mo. Yan. What is the contestability period for the policy? The policy shall be incontestable after 1 year from the effectivity date or reinstatement date. So, ibig sabihin ng contestability period, no? Yun yung time na iko-contest ng insurance company or HMO company yung ibibigay nila sa inyo na coverage. Pag subject for investigation. Ibig sabihin, pag may nangyari sa atin, if we pass away, syempre, iko-contest na nila ano ba yung cause of death, no? Pre-existing ba to or hindi? Kasalanan ba to ng plan holder o hindi? Magko-contest muna sila. Since this is a business pa din, no, hindi lang sila pwedeng bayad lang sila ng bayad anytime na merong namamatay na plan holder. Baka kasi, no, that is pre-existing or kasalanan din natin. Kaya meron tayong contestability period. Kino-contest pa nila yung cause of death under investigation. Pero pag once nakalagpas ka na sa contestability period, usually diyan, no, medyo relax na lang sila, no, in getting requirement sa inyo. So, hindi na masyadong stricto pag lumalagpas na tayo sa contestability period. Ayan. So, I hope that is clear, no, kung tinatanong bakit may contestability period. Ganyan. So, what if I change my mind and I want to cancel my policy and magpa-refund ako? So, you have a free look period for 15 days. So within 15 days, pwede mong ipa-cancel yung policy mo, no, upon the receipt of your statement of insurance coverage. You can cancel your policy again within 15 days, di ba? So what does it mean to be actively at work? So an eligible individual who is actively at work means an individual who is in good health and who is physically able to perform the usual duties and activities of his livelihood. So yan yung mga tao, no, na nakakapag ano, nakaka-hustle hard, no, nakakapagtrabaho and in good health. So what is the contestability period for the policy? Again, yun yung sinabi ko kanina, 1 year.
Can I avail Kaiser True Max if I am currently outside the Philippines? Ito, question to ng mga OFW natin, no? The applicant must currently be in the Philippines during the application for Kaiser True Max. Ayan, so kailangan pala natin nandito tayo sa Pilipinas. Hindi pala to siya pwede sa mga OFW. Hindi ka pwedeng kumuha pag nasa ibang bansa ka. So why only cover 3 critical illness for Kaiser True Max, no? Because the 3 critical illness are included in the top 10 cause of death. So sabi ko nga sa inyo, yung top 1 dyan is heart attack. Top 2 na maraming namamatay or maraming tinatamaan ng critical illness is cancer. And the top 3 naman is yung stroke. Ayun. At yan yung mga budget na kailangan natin, no? So does Kaiser True Max critical illness cover transplants and major operations? So if the major critical illness satisfies all the requirement, the benefit will be paid and it's up to the insured how to use the benefit. So pwede niyang gamitin yung benefit na yon, example yung budget para sa iyo, no? Nasa sayo na yon kung pwede mong gamitin yun sa transplant mo or other operations as long as no it meets the requirement. So Kaiser True Max product variants according to age bracket. Ito, dito na natin makikita yung pricing. No, so let's start with 18 years old to 40 years old. So this is the Kaiser True Max na pinaka ano no. Tinatawag natin tong plan. I guess this is plan 100. Ayan. So sa mga semi-private, no, pinakamaliit na plan natin, pag 18 to 40 years old, this is Kaiser True Max 100, ha, yung pinakamaliit. So, ang babayaran mo lang for 1 year if you're 18 to 40 years old is 9,900. Ayan. So, 9,900, pag dito ka sa premium A, ibig sabihin, wala kang access sa major hospital. Ano may yung mga major hospital, no? Yun yung The Medical City, St. Luke's, Makati Med, Cardinal Santos Medical Center, and Asian Hospital Medical Center. So kung malayo ka naman talaga dito, di ba? So pwede ka sa premium B. So yung premium, sa premium A. Kung malapit ka naman dito sa major hospital, pwede kang kumuha sa premium B. Kasi maganda yung mga services dito, no? High-end hospitals. So kaya mas malaki yung premium nila. 12K. So kung ang habol mo lang talaga dito is magkaroon ka ng Kaiser True Max, I can say premium A is good. Okay ka na dun sa 9,900 in 1 year. Magkano ba yung 9,900? No, i-divide mo yan sa 365 days. Yan lang yung budget mo. Diba? Per day. Yan, okay. Again, that is Kaiser True Max 100. Sa Kaiser True Max 300 naman, pinalaki yung budget sa iyo, no? Meron kang 300,000 critical illness at saka 300,000 life insurance. So, the Kaiser True Max 300 will give you a budget, no, of 60,000, 70,000 hanggang 200,000. Maximum benefit limit. And then, ito yung budget naman pag critical illness yung diagnosis. So, itong 200,000, 60,000, parang lang yan sa mga hindi critical ang mga sakit. So, yan yung budget sa hospital natin. Like, for example, hospitalization. Ayan. So, premium A is 11K. Premium B with the access of the major hospitals is 13K. So, that is for Kaiser 300 for age 18 to 40. Again, 18 to 40 years old pa lang to, ha. Kaiser Max 500 is 12K. Premium B with major hospitals is 14,800. And the budget for us, life insurance is 500,000. Half million at saka half million din sa critical illness. And the Kaiser True Max 750 for 18 to 40 years old, 14,000 yung premium A, 16,000 yung premium B. With 750,000 critical illness and 750,000 life insurance. And yung pinakamataas is the Kaiser 1,000. So 1 million yung budget sa critical illness, 1 million yung budget sa life insurance. And a premium of 15,600 sa premium A and 18,000 sa premium B. Okay, so maliit lang siya kasi yearly yan siya. No, yearly yan.
Now, next is for 41 to 50 years old. So, sino dito ang nasa bracket 41 to 50? Marami ba tayo dito? Ayan. So, pag 41 to 50 ka na, ibig sabihin, ito na, no? Marami ka na minsan na feel sa katawan mo. Ayan. So, kailangan talaga natin ito. Chrysler Trumax. So, you can get max 100. Actually, maliit pa rin, no? Mura lang pa rin siya. 11,500 lang siya. And then, meron ka ng critical illness, tsaka life insurance, at tsaka hospitalization dyan. So, hindi mo pa magagamit yung ano mo, Kaiser 3-in-1 mo. So, kung hindi mo magamit yung Kaiser 3-in-1 mo for 7 years, meron kang bonus. Bakit? Ano yung gagamitin mo? Ito. Ito yung gamitin mo. Diba? So, 41 to 50 yan. Premium A, 11,500. Premium B, 13,800. Ayan. So, konti lang nagsabi na 41 to 50 sila. Nahihiya guro sila. So, max 300, no? So, max 300 is premium A, 16,100. Premium B, 18,400. So, 300,000 yung budget dyan sa critical illness tsaka life insurance. Max 500 is 20K. And then, 23,000 sa premium B. Again guys, ito yung mga room ha. Ito yung budget sa room mo. Semi-private. Private, maganda yung room dito sa private, no? 3,200. Siyempre, maganda din yung premium, 50K. Ayan. So, the higher the plan nga, the higher the services at saka yung budget. So, yun. Max 750. Ayan. So, pili ka na. For me, okay na sa akin itong 1,200. No? So, 26,000 yearly. Para na rin siyang K45. Pero malaki na yung budget sa critical illness. 750 at saka life insurance, 750. And ang pinakamalaking budget is Kaiser Trumax 1,000. So, 1 million again yung critical illness and life insurance. And eto na, ang premium niya, 32,000 sa mga 41 to 50 years old and 34,000 sa mga premium B with access sa major hospitals. So, pwede kang lumipat sa or pumunta sa ibang sa Manila para ma-avail mo itong major hospitals. So, syempre, di ba, dun ka talaga sa magandang hospital dyan kasi magagaling din yung mga doctors dyan. And sa last bracket natin, ito humabol, no, ng ating mga upcoming seniors. So, 51 to 55 years old, I can really say, no, na ito yung edad na napaka-risky kung wala kang healthcare. Diba? So, my mother is 54 years old or 55. Nalimutan ko yung edad ni mama. Pero, kumpleto na yan siya when it comes to mga ganito. Kumbaga, prepare ko na talaga because we don't want, no, na dumating sa point. Kasi alam ko talaga, no, in that age, mga 55, 60, 65, maniningil talaga yung katawan natin. I don't know if you agree, di ba? Maniningil talaga yung katawan natin sa mga pinaggagawa natin, no, sa lifestyle natin when we were millennial, no, mga millennial age 20 to 30, or yung mga puyat natin, lalo na pag nasa 55 to 65 na tayo. Diyan talaga lumalabas na. And, unfortunately, pag hindi ka prepared, ubos talaga yung pera ng anak mo. Kasi yung anak talaga yung magsasuffer. Bakit? Wala ka ng source of income. So during that time, wala ka ng trabaho, retired ka na, no? And you are supposedly enjoying your retirement, pero ang nangyari, hindi ka nakapag-enjoy because, ayun nga, naubos yung pera because of the hospitalization and sa critical illness. So magkano bang budget sa mga ganyang edad? Ang pinakamaliit good news is sa Kaiser 100, meron pa rin tayong 14,400 sa ating mga 51 to 55 years old. Diba? For me, this is quite affordable in 1 year. Diba? Lalo na pag siguro, this is the best gift you can give to your parents. No? This is what we call peace of mind. Diba? Wala na silang iintindihin kung kailangan nila magpa-check up, labas-pasok sa ospital, kuha ng dugo, annual executive check-up, di ba? Or kung kailangan magpa-hospital, wala na. Ikaw din, ang isang OFW, wala ka nang iintindihin pa. No? Kasi alam mo,
that your parents are aging na, ito na lang yung regalo mo sa kanila. Hindi na nila ma-appreciate yung mga material things na yan. Because on that age, ang kailangan nila, no, easy access to healthcare. I can really say na napakaganda kung ang regalo mo sa kanila, yung hindi sila mahihirapan, hindi na sila pipila, hindi na sila maiinitan, no? Kasi napakaganda ng budget sa kanila, di ba? So, if mahal mo talaga sila, 51 to 55 years old na yung parents mo, give them the best healthcare that they deserve, no? So, pwede ka sa max 200. Ayan. Again, guys, this is renewable. Pwede mong irigalo to sa kanila for this year. And kung short ka sa budget next year, pwede kang hindi mag-renew and then kuha ka again for the next year. Hindi naman to sa 7 years to pay. This is renewable. You can easily cut this one, no? Example, kung hindi na-meet ng budget mo ngayon. Pero, if medyo feel mo kukuha ka ngayon para sa parents mo na 51 to 55 years old or 40 to 50 years old, I can really say this is the best. Diba? So, aside from that, meron tayong max 500, no? 51 to, meron tayong 35,000 without access sa major hospitals. 1,200 per day to ha, per day ang budget sa room. Usually, yung mga semi-private ngayon, 1,500. Mga private ngayon, swak na talaga tong budget na to, no? I can really say na medyo comfortable na yung room pag ganito yung budget ng ano parents natin, 51 to 55, di ba? Hindi ko na kailangan i-convince sa inyo bakit kailangan to ng parents natin. I know na naka-encounter na talaga kayo ng difficulty sa mga ganitong edad. May kilala talaga kayo. Alright? So kung hindi man sa parents ninyo, then that's good thing. But sabi ko nga, darating ang point, maniningil talaga yung katawan natin. Max 750, 48,000, and then 50,000 naman sa premium BWID major hospital. And yung pinakamalaki is max 1,000. Ayan. So 61,000 para na rin siyang K100, no? Yung pinakamaliit niyan. And 90,000 naman sa private, sa pinakamalaki, no? Sa 3,200 per day. So kung medyo mayayamanin yung client mo, so afford niya naman tong max 1,000, no? So yan. Kung gusto niya ng major hospitals, 103,000 per year, renewable. All right, so that's 1 million life insurance and 1 million critical illness. Okay. So, I guess that's clear.